Ngayon patapos na ako sa aking edit, si Johan tumawag sa akin. Sabi niya, mama, please tingnan mo yung message ko. Nagpaalam siya na dito matutulog ang kambal at yung anak ng pinsan ni Dipak na namatayan nga ito ng mama, di ba? Sabi niya, mama, can you please prepare yung room ni Tulubua? Diyan kasi kami matutulog. Sabi ko, it's already prepared. Sabi niya, okay mama, thank you. Banding-banding na naman sila. Kuhayaan na natin at pagbigyan natin yung mga yan. Dahil parang sobrang closeness nila. And pare-pareho silang mga edad. So nagkakasundo talaga sila. And plus yung anak ng pinsan ni Dibak, di ba? Dahil para hindi naman siya malungkot. At lagi na lang siya naka-video call kasi since malayo yung bahay nila ba. At masaya naman ako para kayo, Juan. And sobrang enjoy talaga siya this time sa kanyang dasay. Kahit dito lang kami, at least, di ba? May ano siya, may pinaglalaanan siya ng oras niya. Hindi siya naboboring. Yung ganun bagay. So ayun, and bukas ulit, doon na naman tayo sa kanila ni Uncle. Uncle Chef na bahay. And hindi pa namin alam kung ano pa yung mga ganap-ganap din bukas. Dahil tomorrow na yung pinaka-last day ng dasay nila. Guys, good evening sa inyo. Tingnan nyo yung aking ginagawa. Nagsasaing ako ng rice. Nagsaing na rin ako dyan sa una. Ngayon, nandito sila ni Johan. Nasa itaas sila ni Johan. Alam nyo ba guys, may problema ako guys. Si Dipak mamaya sasakit ang ulo ni Dipak sa akin. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung aking problema guys. Malaki ang ating problema. Ay naku, iwan ko kung ano ang gagawin ko dito. At paano natin ito makukuha? Kaya tingnan nyo oh, yung camera ko medyo shaky. Kaya pagpasensyahan nyo. So by the way guys, tingnan nyo. Ito yung card reader ni Dipak guys na kung saan syempre i-insert natin yung mga SD card, memory card. Pakita ko muna sa inyo para malaman nyo guys kung anong problema ko. Hindi na ikwento ko lang bigla sa inyo. So ito yung SD card guys oh, maliit lang ito. Ang SD card, maliit lang yan. So, dalawa ang SD card ko guys, ganyan siya kaliit. Ngayon, pag nagba-vlog ako, andyan lahat yung mga kuha ng vlog ko, di ba? So ngayon, dito ko yan siya i-insert guys. Sa maliit na butas. Kita nyo ba? Maliit na butas. Ayan. Ito yung malaki sa memory. Ngayon guys, nung in-insert ko siya, by mistake, dito siya guys pumasok sa loob. Andyan siya sa loob. Hindi ko na siya makuha guys. Okay, ano ko na ito? Sinungkit-sungkit ko na ito. Pero sabi ko baka may masungkit na naman ako ng wire. Magalit si Dipak. Sa Amerika pa naman ito galing guys. Kaya baka masira ako lang. Kaya antayin ko na lang si Dipak. Yung SD card ko, hindi ko alam kung saan siya dyan nakapwisto. Ayun, sa dami-dami. Sa tagal, guys. Sa tagal, ngayon pa siya pumasok dyan. Ayun, bot na lamang. Daya. Ah. So, ngayon, guys, ang aking lulutuin sa mga bata, mag-fried chicken ako at magdadal. Yan ang kakainin nila. Meron akong kalabasa dyan, yung zucchini. Pero hindi ko alam kung kakain yan sila. Pero I think, kasi kumain na rin sila ng gulay doon kanina. Eh, mag-fried chicken lang ako at dal, okay na yun. Ayun guys, balikan ko kayo guys. In-explain ko lang sa inyo guys yung problema ko guys. Kasi parang, hindi pa ako mapakali pa. Kaya ayan, tingnan na lang na. Guys, nang run out guys. Teka lang guys. Hindi nyo ako makita. Labas muna tayo. Johan! Tawagin ko sila para may kasama ako. Nag-run out. Come here! Go down first! You stay here first downstairs because I'm alone. Here. Ayan sila. Tawa ko sa kanila guys. Ah. Guys, ito yung fried chicken ko. And yung zucchini natin. Luto na. Yung zucchini natin. Gutom na sila siguro ni Juan. Naririnig ko na yung footsteps niya. Guys, all around the Atlantic. All in all, it seems some time since we did a speck of honest plank. Shiny. Shiny. That piece of block there. Indian. Tiny. All in all. Sabi niya guys, he's telling me I'm very noisy. He don't like my voice anymore guys. He don't love me anymore. Huh? You don't love me anymore, huh? You don't care. You know you never, huh? And I'll be there. Justin Bieber! See, kita nyo guys, see? Guys, you are the witness, guys. He don't love me. Huh? He don't love me anymore, guys. You know you care, huh? Sure you never. Huh? You want my love? And you will never, never, never be apart. Sige ka, good. Sige ka, good. Baby, baby, baby. You want my love.
love, you want my heart, and you will never, 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 never. Na-stock up, guys. Alam nyo ba, guys, okay na. Isang sungkit lang ni Deepak, yung SD card ko, okay na. So, ngayon, natatawa ako, tumawag si uncle sa akin, at saka si auntie. Si auntie parang lasing na naman siya, guys, kasi nga galing sila doon. So, sabi ni, ano, guys, sabi ni uncle sa akin, tumawag siya. Mila, ang dami mong anak ngayon dyan. Tapos sabi rin ni auntie, Mila, ang dami mong mga ano dyan, mga alaga. Sabi ko, okay lang yun, nakakatunga. Nakakatunga. Nakakatuwa nga, sabi kong ganun. Sabi niya, pero don't forget tomorrow morning, ha? Yung sabi niya sa akin. Yung apat, guys, nanonood sila. Siguro nakailang palit na yan sila, mga 10 na siguro. Hindi pa nila natapos yung isang pelikula, palitan na naman nila. Tapos yung isa, palitan na naman. Natulog na siya? What happened? Ah, gusto niya pumasok sa banyo, hindi niya mabuksan yung pintuan, yung ano, yung anak ng pinsan, hindi pa. Medyo, ano siya, medyo parang tahimik siya sa apat. Pero okay na yun, at least kahit papaano, guys. Parang ano siya, hindi siya ba na yung mag-isa, kahit papaano. Na iba ang kanyang environment today. And so, mamaya-maya sila doon, sila matulog sa kabila. And si Deepak kasi may work ngayon. So, ayun, niluloko ko si Deepak. And hindi naman ako napagod kasi nga, hindi man ako today nagluto. May ano kami, di ba, may food. Hindi kami kumain dito. Ito lang gabi na to, yung niluto ko lang is dal, tsaka rice. Dami kong rice, guys, kasi pinasobrahan ko kasi nga apat na lalaki. Grabe, guys, ubos nila kanina yung manok. Pinakita ko sa inyo, di ba, isang bowl. Ubos nila yung gulay ko, guys, na ubos din, guys. Hindi na nga kumain si Deepak, kaya yung rice namin medyo madami pa. Yang si Deepak, maaga pa lang mamaya, 4 o'clock, may ano sila, may big event sila, e-bird po ito. So, malaking events po nila ito. So, ayun, at bukas kami ni Juan ang pupunta doon sa kanila ni Uncle. At after ng event nila, pupunta siya doon diretso. Antayin daw siya namin doon. So, yan yung ating ganap for today. And nakita niyo naman kung saan tayo kanina. Nandun tayo sa kanila ni Uncle. And ilang araw na lang yung remaining. Matatapos na rin yung bakasyon ng mga bata. Napakabilis after nyan is ano naman, Tihar. Bakit kaya ganun sila dito? No, hindi ba bigay yung buong bakasyon sa mga bata? Para isang bakasyon na lang at Tihar. Parang ano ba, yung schedule nila ganito, bakasyon ilang araw, tapos balik na naman ilang araw, tapos bakasyon na naman. Gawa nga ng Tihar, guys. So, ewan ko bakit ganyan ang gulo ng kanilang schedule dito sa school. Pero wala tayong magagawa. Naging okay ito yung aking SD card na kuha. Hindi pa kasi ang akala ko hindi talaga makuha ba. Buti na lang meron akong tweezer sa Maybelline yun. Sobrang nipis talaga, ang ganda. Yun ang mga kasungkit doon. Kasi kanina gamit ko yung parang gunting, hindi siya nakuha. Ngayon na yan, gamit na natin. So, ito na yung vlog natin for today's vlog ulit. Connected na ito sa ating previous vlog na napanood nyo. So, again, madamugid na salamat. Maraming salamat sa inyo. At I love you all. God bless you. Happy Dasay ulit. And see you again on our next vlog. Guys, pupunta na kami doon sa kanila. Titingnan nyo yung bag ko. Si Johan. Siya ang pinadala ko. Dahil bit ko yung laptop. Eco bag pa yan, guys, from Japan. Mas gusto ko pa magbit-bit ng mga ganyang bag. So, ayun, guys. Happy Dasay. Tikahan na nila. Bili muna ako dito nang dadalhin ko doon sa kanila ni auntie. Actually, sabi ko nga mauna sila dapat. Kasi may gagawin pa ako. Nag-i-edit ako. Pero sige lang kasi hindi naman yan si auntie maarte sa akin pag nag-invite ako. Pag may tinatanong ako or may favor ako, automatic agad si auntie. Go, wala siyang drama-drama sa buhay. Sandali, bili muna kami dito, guys. Ayan, guys, tingnan nyo sila. Oh, may mga bit na. Let's go na! Oh, ito naman naman, malimo sa'yo, ah. Bit ni Baba G, ang kanyang ano, baka naman. Enjoy sila, guys. So, andito na ako, guys. Nagluto na sila ni Uncle. This liver? No, blood. Blood. At kauli. Vegetable. Kauli. And this one? Chicken. Oh, specialty ni Uncle. Ang mga niluluto niya, chicken. Chicken. Yeah. This chicken. One, vegetable and achar. And this one is achar. This one is achar. Yeah, ayan. Achar luto sila.
So, and this one? This one have mutton. This one. Ito mutton curry. Uncle, they are asking why you are cooking same food. Like we go there in our house also, I'm cooking same. This is tradition, and even I make different variety, they don't like. Yeah, so this is Nepali. Tradition, and they love whatever we are eating from the beginning. Oh. That's too many different varieties. And some of the cousins, they don't like. So they are prefer Nepali food. They are looking. So ito guys, yung lungs daw sabi ni auntie, ito oh, masarap din ito. Yummy. Auntie, this one you put garlic, yeah? Yeah, garlic, ginger paste, and then salt, and then yellow pepper. All mix and then put inside and then boil. Yeah. Because you can taste after this inside. Oh yeah, it's more tasty and no smell. No. Yeah. Then this one especially Niwari. Yeah. This one Niwari. But we are allowed to cut if you want. Yeah. Only not allowed to take the tikka. Tikka only. Yeah. No problem. Yeah. Pero the same, wala may nagkat sa busy. Tikka also can, we don't want. Just to respect only. Pwede. So ayun guys, baka magtulong-tulong muna ako kay auntie dito, ha? Sandali. For them have dosay. Biscuits. Yeah. Mabuti na lang guys, ang asawa ni auntie chef. It's good that auntie husband is chef. Me helper. My minister, I don't only was. Helper daw, helper siya, pero at least si uncle. Expert yan, expert. Separate pala ni uncle, niluluto. Yung cooking separate ha? Yeah. Ito din, separate din, taba. Ayan guys, luto niya ang call guys. Oh. House. Ayan na guys, oh, talagang totally tapos na yung kanilang floor. O diba maganda na? Oh. Yan. Tapos na. Joking the sa choyo. Ayan, taste daw natin to guys. Oh, yan. Taste natin ito. This one your atar also. Mama. Pero nasabi ako nga, hindi ako makakain ng manghang, kaya lutuan. Slowly, ma'am, now where, auntie? Dit, in the lid. Auntie, too much japri there. What? Japri. Kira. Yeah. Japri, kira, ang haras ulit. I'm wishing to go there again to buy only japri. He's not there, Sindhul, he's Birganji, you know, border India. It's okay. I did not expect last night this boy is very hungry. Told me, yeah, Rabbi, this poor person. Rabbi. Because I told to the back, when you come home, buy chicken. He said, why? I said because the boy is here. Okay. How many kilo? I said 1 kilo. We buy more than maybe 1 kilo. And then I fried. Because there too much food there. Why they not? This boy. Because maybe they don't like. Yeah, they don't like because all have soup this way. Yeah, one. So that is why. Then I fried for them. And then I cook too much they rice. Like your food. I cook too much rice. I cook dal. Then I cook the parsi also. Yeah. And then achar I have, yeah? Yeah, I tell uncle, this baby is all good here, Mila. No. I like also. Because this is the sign, no? They are on vacation. And then I tell you, go our house. You will tell, no, sit my house. You see this, Yohan? He is familiar. He was family. No, Yohan messaged me. Mama, he called me. Mama, check my message. Then after that, I check my sister, he tell me, prepare the room because we are sleeping all of us here. I said, okay, you come. No, chicken.
What? What? She's stealing? What? She's stealing? Oh, Miss May, what? She's stealing? She's peeling hat? She's peeling hat? Beautiful thing, sai. Don't side. So Ramro, ama. Jurama. Ramro. Guys. Nandito ako sa bahay, umuwi ako kasi hindi ako comfortable. Nature is calling me. Sabi ko kay auntie, uwi muna ako kasi urgent. Kailangan ko tapusin yung trabaho ko kasi gusto kong magbanyo. Hindi ako comfortable guys sa ibang banyo. So kaya ayun, buti naman hinatid ulit ako ng pinsan ni Deepak. Natatawa ako dun kay Ama guys kasi mag-isa lang siya na nagsasalita, hinahayaan lang siya ba. Pero nag-aan si Ama, parang nag-shake ba siya? Kaya sabi ni auntie, bakit kaya siya nagsishake? Tapos sabi naman ni auntie, baka daw sa moton kasi grabe siya kumain ng moton guys. Ayaw niya kumain ng mga gulay. Gusto niya meat araw-araw. Pagbibigyan daw siya ng gulay, nagagalit daw siya. So kaya gusto daw niya kainin lagi ay moton o di kaya yung chicken. So nagsishake daw siya. So sabi ni auntie, yun na nga kasi baka sa moton daw hindi daw maganda sa uric acid. Nagsishake siya dahil sa uric acid, sabi ko. Sabi niya, ewan ko, pero sabi niya wala nang problema, baka dala lang ng age niya. Ayun guys, at pala kwento talaga ba siya? Kahit mag-isa lang siya, nagkukwento siya guys. Natatawa talaga ako. Tapos ito namang pinsan ni Deepak, yung namatayan ng asawa, kinukulit niya ako. Sabi niya, pwede ko ba tingnan yung palad mo? Sabi ko, bakit, marunong ka ba? Sabi niya, marunong naman kahit papaano, sabi niya. So ngayon, tiningnan niya yung palad ko. Sabi niya sa akin, ito daw yung straight, sabi niya. Oh, straight naman pala. Yung ano mo, yung health mo, okay. Sabi niya kasi, dire-diretso sa heart mo yan. Sabi ko, eh talaga, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya ulit, ganunin ko daw. Nung ginanun ko naman, sabi niya, how come? Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit how come? Sabi niya, dapat ano, kasi nagpapakita dito na magkakaroon ka ng dalawang anak. Sabi niya, saan na yung isa? Sabi niya sa akin, ay ala, sabi ko, talaga ba? Sabi niya, oo, magkakaroon ka ng dalawang anak. Sabi niya, sabi ko, kasi noon guys, may kasamahan akong taga Myanmar. Yung kasama ko, sandali guys, kasi yung pintuan namin sa banyo, nagbabagsak siya kasi nga medyo windy. So yung bintana namin sa toilet bukas. Ayun guys, yung kasamahan ko na taga Myanmar, pag hindi kami busy, may mga araw na alam niya kung kailan niya titingnan yung palad ko. Medyo maaraw, sandali. So, kailan niya titingnan yung palad ko. So pag hindi kami busy, mila. Kasi nga yung kanilang accent ba at saka yung language nila pag magkausap kayo. Parang malapit sila sa Thailand, so parang same sila ng ano ba pag nagsalita sila. Parang wala silang yung, for example, pangalan ko Mila. Mila, may ano ba yung sa katapusan. So pag hindi kami busy, Mila, gaganon siya sa akin, babae. Sabi ko, yes, sabi niya, let me see your palm. Gaganon siya sa akin. Ay, sabi ko, why? Sabi niya, no, I just want to see. I just want to check. Gano'n siya sa akin. Okay, sabi kong gano'n. Tapos titingnan niya. Oh, sabi niya, you're good. Gano'n siya sa akin. Tapos sabi ko, then, good only? Sabi niya, i-close ko daw. Nung pag-close ko naman, sabi niya, nung time na yun, wala pa, hindi pa kami kasal ni Deepak. Sabi niya, magkakaroon din daw ako ng dalawang anak na lalaki, then I will have a peaceful life, sabi niya. Pero, hindi daw ako sa Pilipinas mamumuhay. So, yun guys. Tapos, sabi niya, but you'll have a good life, sabi niya ganon. With your kids and with your husband, sabi niya ganon. So, ngayon, itong pinsan ni Deepak, sabi niya, where is the other baby? Sabi niya, you scam my brother, sabi niya sa akin. Nagulat ako, bakit I scam your brother? Parang ganon yung ibig niya. So, ngayon, sabi ko, talaga ba, dalawa? Kasi may nag-check ng palad ko. Ganon din sabi niya sa akin. Sabi niya, yes! Sabi niya, pero sabi ko, no, kasi sabi ko, mag-45 na ako. Sabi ko, maybe too late na for me. Sabi niya, no. Maybe, sabi niya, magkakaroon ka, but maybe you are stopping, or maybe you are, you don't like. Sabi ko, no, I wanted to have another one. Sabi ko, whether it's a boy or girl, sabi ko, it doesn't matter. Sabi ko, kasi yun ang pinagkakaloob ni Lord na ibigay sa amin. So, diba, bakit aayawan ko yung ganun? So, ngayon, sabi niya sa akin, yes. Sabi ko, other, sabi ko. Sabi niya, no, kasi yan lang ang pwede kong tingnan. Sabi niya, hindi ko na pwedeng tingnan ang iba pa. Sabi ko, bakit? Lubusin mo na. Sabi niya, hindi. And sabi ko, totoo ba na marunong
tinanong ka kasi nagdududa ako. Sabi niya, yes, because I'm reading the book daw about sa palm, sabi niya sa akin. Ah, pero sabi niya, yung iba hindi ko pa alam at hindi ko pa siya pwedeng tingnan, sabi niya ganun. So kaya ayun guys, na-share ko lang sa inyo at ma-share din ako sa inyo, shinare ko rin sa kanya, grabe tawa niya. Sabi ko kasi before, kasi may mga grupo ako, taga McDonald's, grupo kami. So mga morning shift, na-invite kami ng isa kong kaibigan, kasama namin, na punta kami sa bahay nila. And nung pumunta kami sa bahay nila, yung lola niya, marunong magbasa ng palad, no? Tama ba ako? Basta marunong siya magbasa ng palm natin. So ngayon, nung turn ko na, sabi niya sa akin, buksan ko na yung palad ko. So yung kurtina guys, nakasara. No? Nakasara yung kurtina. Sabi niya, ay hindi ko makikita Mila yung palad mo kasi ang dilim. Ay sabi ko, lola, kasi sarado yung kurtina. Buksan natin. Nandyan din yung mga kasamahan ko. Tapos natatawa sa akin yung apo niya. Tapos sabi ko, ayan na lola, makikita mo na maliwanag na. Sabi niya, hindi. Madilim pa rin. Sabi ng kaibigan ko na apo niya, Mila, ang ibig niya sabihin, hindi niya makikita dahil wala ka pang pera na binibigay sa kanya. Ang tawa ko guys, bawambot na lamang daya. So, pahinga-hinga muna ako at alam nyo ba, babalik pa ako doon guys. Kasi nga, si Deepak ay babalik pa doon. Ako lang talaga yung nagsabi kanti na uwi ako, kain lang ako ng konti. Konti lang kinain ko. And nagbanyo kasi ako. Kaya ayun, si Yuan nandoon pa. Sila ni Auntie andoon pa. Sabi nga nila sa akin, bakit uuwi ka na? Sabi ko kasi may tratrabahuin pa ako. Nagdala nga ako ng laptop, di ba? Nagdala nga ako doon. Pero parang nahirapan ako mag-edit doon, guys. Sinasabihan nga ako ni Auntie doon sa kwarto namin. Pero kasi, ang nangyari, yung half na video ko, andito. Hindi ko na-transfer yung file. So, kailangan ko talagang bumalik. Anyhow, hindi naman ganun kalayo. And kailangan kong bumalik doon, pero tapusin ko muna itong edit na ito. So kung ano man guys ang magiging ganap pa doon, i-share ko na lang sa inyo. And ayan, i-end ko na yung vlog ko dito dahil magpapahinga-hinga muna ako. Although magsasayaw-sayaw pa sila, pero uwi muna ako guys. At babalik tayo doon kasi actually nagpaplano ako, dalhan ko yung mga bata ng snacks. Kasi halos sarado lahat, pero saan nga naman ako bibili? Kasi nga sabi niyo, Mama, bring ice cream. Dito may ice cream sa amin, baka pagdating ko doon tunaw na. Diba? So sana sabi ko, may mga malakihan, sana na ice cream dito, bibili ako. Saan tayo bibili ng malakihang ice cream? Idoon lang naman. Iba, kasarado. Maglalakad pa ako guys, bombota. Mahirap man. Kasi nga mag-i-enjoy sana yung mga bata, diba? Pero okay na yun guys ah. Mamaya kung ano na lang ang madadala ko sa kanila na pang snacks nila doon. Kasi hindi man masarap yung mga ice cream. So, ayun guys. At tapos na ang kanilang dasay. Dasay is finished na. Pero may 1 week pa na mag-continue sila tikahan. Actually pala, speaking of tika, pwede po kaming magtika. And pwede rin kaming mag-cut ng goat. Kahit sila ni Manira, nag-celebrate sila. At depende sa amin. Pero yun, mas pinili namin na hindi kami maglagay na lang ng tika. Mas okay ngayon, less trabaho guys. At least nagkain-kain lang together. Depende na rin sa ibang family member. Kung gusto nila or hindi. Yung ganun ba. So, ayan guys. At saka, i-end ko na ito ha. Balikan ko na lang kayo. Pasensya na kayo. Bukas na tayo babawi sa mga vlogs natin. Bukas na ulit yung dalawang upload natin. So, yesterday and today. Dahil alam nyo naman, may mga get together tayo. And alanganin talaga sa oras. And, ayan guys. Para makabalik din ako ulit doon. Makapagdala ako ng mga snacks sa mga bata. So, mabuti na lang hinatid ako ng pinsan ni, ni Deepak. And mabuti na lang nakarelease na tayo. So tama na guys, nakain na muton. Yung kain ko lang doon, ginawa na ko ni Auntie na separate ulit na mga na mga pagkain. Pero at least guys, this time ang niluto nila hindi na maanghang guys. Kasi nagsasabi talaga ako at ginawa nila ako ng ulit ng hindi maanghang. So yun guys, ang kanilang tika, may 1 week pa ito. Diba tapos today? May 1 week pa kasi sino ang gusto magpatika punta sa bahay at ayun, ang kukuha ng pera. So ayun, after nyan, 20 days na gap ulit and after nyan is Festival of Lights o Lights of Festival. Yan, baliktad na naman itong sinasabi ko. So ayun guys, happy Dasay and God bless you all. Ingat kayong lahat and I love you. Maraming salamat sa lagi niyong pagko-comment. Bye guys!